Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious. Pati yun, sosyal eh. O, second question. Ayan, tanungin ko kayo. Hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan, magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yon. Basta hindi mo lang tsutsuk-tsakin. Kasi kung may asawa ka, masama yon. Pero kung ano, kung hindi naman, wala kang masawa, walang problema. No. Pero gayunpaman, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? Ano? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant and is this a display of wealth in any form? Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Oh, eto, sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo, kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Oh. Eto pa, pagpo-post nito. Again, ha? Hindi ho natin sinasabing masama o illegal na magkaroon ng bulletproof na sasakyan. Hindi yon. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Huwag mo nang i-display. Oh, pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali. Oh. Di ba? Double standard ang tawag sa ganyan. Kaya nga may sagot po dito si ano eh. Si Marcoleta eh. Oh, ito ha. Pakinggi ha. Pakinggi. Si Marcoleta. Oh, ha. Papakita ko lang sa inyo. Oh, ito. Oh. Uh-huh. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public confidence sa public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise the Opo. Trust. Eh di, ayaw mong igalang eh. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang notice of disallowance sa mga OGCs na napakarami? Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP? Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito paulit-ulit. If we want a standard to be imposed to a certain office or department, dapat pantay-pantay. Hindi lang sa isang departamento o in this particular instance is the Office of the Vice President. Dapat sa lahat. Kaya ko nga pinakita ito sa inyo, yung mga di umano, mga pagmamay-ari o wealth, is simply saying na itong si Abante ay double standard na congressman. Kaya na lang, pati dito, sinasabi ngayon ni Marcoleta, pati dun sa pag-judge ninyo sa Office of the Vice President, double standard kayo. Bakit yun lang ang pinupunan ninyo? Ang daming may confidential funds, ang daming ganito-ganito, even the Office of the President may confidential funds. Nagbigay kayo ng courtesy sa kanila. Bakit dito sa Office of the Vice President, which is, yan naman lagi ang ginagawa ng bawat gobyerno. Matagal na ho, nagkakaroon ng kertesiya.
Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Uh-huh. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Uh-huh. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, uh-huh, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo, uh-huh, na kayo ang mauna. Ayaw ba po ng mga naglulundag? No? Naggigit-gitan kayo. Gigil, uh-huh, nagigil kayo. Na magtanong. Di ba? Oo. Uh-huh. Uh-huh. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office. Uh-huh. So, ayan yung sinasabi. Ang problema kasi, kaya tuloy, ayan. Ito ha, mga kababayan. Ito, ipapakita ko lang sa inyo. Napaka-importante nating maunawaan ito eh. Napaka-importante nating maunawaan po ito. Kasi, alam nyo kung bakit? Ha? Ito. Since you are a bishop, you are a bishop of a Christian church, I will use yung mga karapat-dapat sa'yo. The same judgment that you are doing with the office of the vice president is the same judgment that I'll be using against you, Mr. Bishop, Congressman Abante. Eto, ba't ko nasabi? Eto yun, no? Sabi nga dito sa Matthew 7 verse 2, "For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured against you." Oh. Gusto mo, di ba? Ito ang ginagamit mong panghusga sa office of the vice president. Yung wealth, yung ginagamit ba ng tama yung pondo ng bayan, the same judgment I will use against you. Since you pretend to be the bishop and pastor of such church, I will use the same to you, Mr. Bishop. Bakit? Sabi po ng Biblia yan. For in the same way you judge others, you will be judged with the measure you use. It will be measured to you. Ibig sabihin, pinupuna mo sa paggamit ng pondo ng taong bayan ang office of the vice president. Now, the same way people are judging you, how are you using your budget as a congressman? That's the question. The same question I will be asking to you right now. Ginamit mo ba ang pondo ng one, ng iyong opisina bilang public official para sa mga constituent mo? Second, ginamit mo ba ng tama yung ikapo ng iglesia mo? Hello? Bishop? Hello, Bishop? Tatanong ko sa iyo ito, Bishop. Dalawa eh. Ulitin ko ah. The same judgment that you are doing with the office of the vice president is the same question I'll be asking you right now. Ginamit mo ba ng tama ang budget ng opisina mo sa Congress? Pangalawa, the same judgment, ha? Ang lakas nyo makapo na kay Pastor Kibuloy tungkol sa kanyang wealth. I will ask you the same question. Saan mo ginagamit ang ikapo ng iglesia mo? Remember, there's a big difference between you and Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, yung wealth niya nandun ginagamit para sa buong iglesia. As a matter of fact, you would never, ako, wala pa akong nakita na talagang naging extravagant siya sa personal na gamit niya. Eh, paano yung aeroplano? Paano yung, ano, ginagamit niya yung para makapunta siya sa kabilang church na mabilis. And again, paulit-ulit ko sinasabi to. I am not promoting and saying that Pastor Kibuloy doctrine or faith is true. Never kong sinabi yan. Hanapin nyo sa lahat ng live ko, never kong sinabi yan. I never promoted yung kanilang doctrine because I have different understanding on their doctrine. Second, never ko din pinromote ang religion nila o ang kang KOJC. Never. Hanapin mo sa lahat ng live ko, wala. What I parang pinaglaban ko sa kanila ay ang pinag vlog natin sa kanila, it's the treatment of the government
bilang ordinaryong Pilipino. Pinaglaban ko not the religion, pero yung karapatan nila bilang Pilipino. Karapatan ng isang tao na siya po ay inosente until proven guilty. Saan ko nakita yan? Nasa batas natin yan. A person is innocent until proven guilty. So I will fight for every person na ina-accuse at sinasabing guilty na kaagad without the court saying to them na guilty sila. Why? Because our law says sila po ay inosente pa rin hanggang ngayon. Unless magkaroon sila ng conviction. Yun po ang pinaglaban ko kay Pastor Kibuloy at yun din ang pinaglaban natin sa KOJC. It's not about religion. Now, tulad ng sinabi ko, ang laki ng difference eh. Si Pastor Kibuloy, kung makikita ninyo, yung mga extravagant sa kanila, yung kingdom nila, yung prayer mountain nila, which is sino gumagamit? Siya lang ba mag-isa na gumagamit nun? Silang lahat. Ibig sabihin, their tithes or whatever they do, whatever their rules and regulation, kasi pinupuna sa kanila yung pagbebenta ng mga church member, problema na nila yun. As long as ginagamit, not just for Kibuloy, ginagamit yun sa lahat ng members. Yung eroplano nga, diba, saan ginamit yun? Para sa bayan, kay Pangulong Duterte. Sa kampanya niya, sa ibang mga politiko, pag meron silang social service, dun din ginagamit. Ibig sabihin, not for personal use. Wala naman ako nakita naka-Rolex si Pastor Kibuloy. So far, wala ako nakita, ha? Magandang sasakyan. Oh, saan ba ginagamit yun? Ginagamit lahat ng kanilang mga workers yun. Yung mga sasakyan na yun. Nakita nyo ba, may bus pa silang mas maganda pa dun sa talagang pang, alam mo yung pang mga bus na mga artist? Mas maganda pa dun. Saan ginagamit? Pag meron yung workers nila. So whatever nakukuha nila sa church nila, ginagamit nila sa kanila. Tanong, ikaw ba, Bishop, yung iyo bang ikapo, ginagamit nyo sa kapakanan ng buong iglesia? O baka naman sa kapakanan ng sarili nyong display? Hey, ako nagtatanong lang po ako sa inyo, ha? Bakit? Kung meron tayong eto Republic Act 6713 Section 4, kung ikaw ay isang public official, ganito ka dapat. Meron din po niyan. Saan po? Kung ikaw ay pastor, kung ikaw po ay bishop. Bishop po siya eh. Ibig sabihin po ng bishop, medyo pagkaalam ko, meron kang nasasakupang mga iba't ibang mga pastor. Mas mataas ng konti ito sa pastor eh. Di ba? Ano, kung merong Republic Act para sa mga congressman at mga public official, kung may Republic Act 6713, meron din po pagka ikaw ay church leader. Alam niyo ba yon? Ha? Alam niyo ba yon? Pag ikaw ay isang church leader, meron din po dapat pamantayan. O, papakita ko. Ayan. To the elders among you, I appeal as a fellow elders and witness of Christ's suffering. Ayan, oh. Nakasulat dyan, oh. Watching over them. Oh, ayan. Ayan, oh, yung mga ano. Ipapakita ko lang, ha. Nakalagay dyan. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over. Oh. And being example to the flock. Yung pagdi-display po ba ng inyong kagarbuhan, yan po ba being example to the flock? Di ba po, dapat sensitibo tayo?
Hindi, ito lang ha. Simple lang naman ito eh. Di ba dapat kung tayo ay isang pastor, para tayo ay makarelate sa mga congregation natin, di ba dapat magpakita tayo ng humble na pamumuhay? Magbibigay tayo ng example sa ating flock. Nakasulat po yan, oh. Di ba? Oh, ito pa. Oh, baka sabihin nyo, ayan, oh. Oh. Ayan, nakasulat dyan, oh. Eh, nakasulat pa sa baba, oh. Oh, not quarrelsome. Yung ginagawa nyo po ba doon sa pambabara kay Marcoleta? Nakasulat po dyan, oh. He is trustworthy, saying whoever aspires to be overseers. Ibig sabihin, yung mga parang ito yung sa mga church leader. Ganito dapat ang katangian mo. Oh, faithful to his wife. Naku po, patay. Ha? Self-controlled. Naku po, patay. Respectable. Naku, yari na. Oh. Not violent but gentle. Nako, yari ka. Batla, para atang opposite lahat. Not quarrelsome. Nako po, Bishop. You're not just a congressman. Remember, you are a bishop and I rebuke you. Kala mo ha, bakit nagagalit ka pag nire-rebuke ka? Porket bishop ka, wala nang karapatan ng tao na i-rebuke ka, ganun? Ano ba nakasulat dito? Not lover of money. Hello? Ano masasabi sa'yo ni Abalos? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Not a lover of money. Mga kababayan, tanungin ko po kayo. Ha? Tanungin ko po kayo. Yan ang mga video at picture. Yan po ba ay not lover of money? Kayo po sumagot. Hindi ko huhusgahan si Bishop. Kayo na po, mamamayang Pilipino ang sumagot. Is it not lover of money yung ganyan? Kayo. Eto pa. Baka kala nyo tapos na. Bakit to ba importante yan? Ha? Kasi nga eto eh. Eto ang pinaka-importante sa lahat. Since you are a bishop, you are the leader of your flock, you are the leader of your congregation, ano dapat ang gawin mo? Ayan. You should be Christ-like. Remember, ano ba ang ibig sabihin ng Christ-like ka? In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Pareho dapat kayo daw. Diba? Kasi nga si Pablo, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Kasi leader si Pablo dun eh. Yun ang sinasabi niya. O ano po ba si Kristo? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, even if in very nature God, pwede sana siyang dumating ng bonggang-bongga. Pwede sana siyang dumating with all the angels. Kaya niya i-command yun. Why? He is God. Very nature God. Paano ho siya na pumunta sa lupa? In a very humble way. Pinanganak siya sa manger kung saan yung mga hayop na andun. That's the example of being a humble person. Ayan o. He did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. As in, wala. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death and even death on a cross. Alam niyo ba? Nung panahon na yan,
ang pinakamatinding parusa ay yung ipako sa krus. Yan po ang parusang ibinibigay sa mga kriminal. Pinaka, sabi nga, kasi nung panahon na yan, maraming ways nung namamatay. Okay? Parusa. Yung iba nga, they are even proud na mapatay ng ibang paraan. Bilang may honor. Ganun ang gusto nila. By the sword, sila namamatay. With honor. Okay? Pero, pag ikaw ipinako sa krus, yan ang pinakamatinding nakaka-humiliate, nakaka-baba. And yet, the Lord Himself ay nagpasagmit dyan. Ganun, pinanganak ang Panginoong Jesus in all humility. Namatay ang Panginoong Jesus with all humility. Kasi nabuhay din siya with all the humility. And church leaders should be like that. Hello? With all humility, walang pagpapakita ng kagarbuhan sa buhay. Kung merong code of ethics ang mga public officials, meron din po ang mga church leader. They should follow Christ the way He lives, He was born in sa kanyang pagkamatay. Tanungin ko kayo, mga kababayan, do you think Bishop and Congressman Abante ay ganito mabuhay? Kayo po ang tinatanong ko, mga kababayan. Hindi ko po siya uhusgahan. Bakit? Ayoko matulad sa kanya. Kaya nga po, pinipresenta ko lamang sa inyong katotohanan ng legal na nasa batas natin at ang kanyang tinuturong Biblia. Ipinapakita ko din sa inyo. Dalawang pinakita ko sa inyo. Doon sa dalawa na yon, sinusunod niya bang pareho yon? O hindi? Hindi, di ba? Ako nagtatanong lang. Sinusunod niya po ba yon o hindi? Kayo ho ang magsabi. Ha? Bago tayo magtapos, meron ako sa inyo isi-share na napaka-importante na maunawaan natin. Bakit to? Kasi ho, sabi nga nila, we are living in the last days. Therefore, ano po ba ang meron sa last days? Sabi nila eh, malapit na daw tayo sa second coming of Christ. Ano po ba ang meron dyan? Meron po bang relasyon yan sa politika? Abay, meron! Meron na meron! Hindi lamang po ito. Tandaan ninyo, ang akala kasi ng karamihan, ang Biblia ay isa lamang religious book. No, it's not. Bible is a history book. History of the people of God, Israel, hanggang sa civilization, nakasulat yan. The entire civilization of human beings, nakasulat sa Biblia. Until to the end, it is written. Ganong katindi ang Biblia po, nakasulat lahat. Kaya nga, eto, pakinggi, panoorin. Ay, hindi pala, basahin. Eto ang Panginoong Jesus na nagsabi, na pagdating ng panahon, here are the signs ng end times. Importante ito, baka akala ninyo this is just a religious application. Hindi po. Ayan o. Makikita nyo dyan ha. Four. Basahin na natin ha. Lagpasan na natin yung sa religious part. Okay? Ayan. Verse 6. You will hear of
wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Question. When Matthew 24 sinusulat, may social media na? Meron na po ba? Nung sinabi ng Panginoon ito, may social media na? Wala. May television na ba nun? Wala. Diaryo? Malamang wala pa rin. So malamang sa malamang, nung sinabi ng Panginoon na you will hear wars and rumors of war, malamang sa utak ng mga disipulo, paano mangyayari yun? Paano mangyayari magkakaroon ng, paano namin maririnig ang wars and rumors of wars? Eh kung malayong lugar yun, tandaan ninyo, isang lugar lang yung nandyan na sila sa Israel yan eh. O ibig sabihin, malaki pa ang buong mundo. How are we going to hear rumors of wars? How are we going to know that there are wars happening? Antindi. Dito pa lang sinasabi na ng Panginoong Jesus ang social media. Alam niyo ho ba, noon pa lang alam na ng Panginoon yan, it will happen. As a matter of fact, sabi pa nga ng Panginoon, darating ang panahon na maipipreach ang gospel sa kaduluduluhan ng mundo. How is that going to happen? God knows that there would be transportation. God knows that there's going to be airplanes. And God knows that there will be social media. That those social media will reach the end of the earth. Even the hear rumors of wars. Eh kahit mga nangyayari sa Ukraine, sa Russia, di ba? Mga nangyayari sa Israel, maririnig mo ngayon without even going there. Why? Because of social media. Ayan, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. They will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. You will be handed over the persecuted and put to death. You will be hated by all nations because of me. Did you know that Israel right now is in the middle of a nations na hindi naniniwala sa Panginoong Jesus? And they are hated by people. Ito pa matindi. Verse 11. And many false prophet will appear and deceive many people. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, merong mga susulpot na may hawak na Biblia and they will deceive people. Kasama po ba mga pastor dyan? Yes! Kasama po ba mga bishop dyan? Yes! Ano ibig sabihin nun? False prophet. May daladala silang libro, Biblia. Nagtuturo sila ng Biblia and yet their life does not speak of the Bible. Ano ibig ko sabihin? The life of Christ is not reflected on their life. Kung full of humility ang ating Panginoong Jesus, sila bit-bit ang Biblia pero puro kayabangan ang nasa katawan. That is a sign of a false prophet, mga kababayan. Wala ako sinasabing si Bishop false prophet. Pero kayo na lang po, bahalang maghusga. It's not for me to. Ano ba ang karakter ng mga false prophet? Ayan po. Watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ferocious wolves. Sa labas, panayang Biblia. Sa labas, ang bait-bait. Pero inwardly, nakadila.
Banat bayan o sinasabi mo nakadila? Parang may nakita akong picture na nakadila. Ang ganda dito ang verse na ito eh. But their fruit, you would recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you would recognize them. Sa madaling salita, mga kababayan, ano daw po at para malalaman mo ang isang tao ay true or false prophet? Do not judge them according to the Bible that they're bringing. Ano to? King James to, ha? Huh? King James? No. Not through their Bible. Ah, memorize niya ang Biblia. Di rin. Hindi porket magaling makipag-debate, magaling sa Biblia, memorize ang Biblia, eh, yun na ang tunay. Wala sinabing ganun ng Biblia. Ano sinasabi ng Biblia? You would recognize them by their fruit. Ayan po, alinaw. By their fruit, you would recognize them. Anong ibig sabihin? Yung sa Biblia, ito ka dito kasi yung Biblia ko. Yung Biblia, hindi lang nakasulat. Oh, may pera pa. Hindi lang nakasulat. Nakikita sa buhay nila. Yung humility ni Christ, nandun sa buhay nila. Yung hindi magarbong buhay ng Panginoon, nandun sa buhay nila. Yung pag-uugali nila, hindi sa dami ng memorize. Hindi sa title. Pastor? Hindi. Bishop? Hindi rin. Nasa ugali nila. As a matter of fact, you would recognize them on how they respond sa mga persecution if they still love. Nasa Biblia po yan. Kung sila ay nagmamahal pa rin sa kapwa o nambabastos. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? Have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying not, that? We are not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. One minute suspension. Ikaw talaga, Banat Bay. Basta ito lang masasabi ko sa inyo. Belat. Naguli ka man na po. Saan ba yung picture na yan? Pambira naman, oh. Huwag nyo ilabas yung picture na yan. Naalala ko si, yung gumaganong-ganon na nakuha na ng video. Yung may ka-video call. Parang ganon. Mga kababayan, simpleng-simple lamang po sa buhay natin ngayon. Kung merong mga false prophet, meron din pong mga false public officials. Kaya may relationship yun yan. Merong mga false prophet na nagsasabing ililigtas ka, ha? Merong mga false prophet na nagsasabing sumanib ka sa kanilang relihiyon at ikaw'y maliligtas. At meron din pong mga public official na nagsasabing kami ay nagsisilbi sa publiko. Kami ay ihalal ninyo at kami ay magsisilbi sa inyo. If there's false prophet, there are also false public officials. It's not for me to judge kung sino yung false prophet. It is God. Ito po ay masasabi nating Panginoon lang ang makakapagsabi kung isang tao ay tunay na may relasyon sa Panginoon o wala. Hindi po ako. What I did was inilabas ko lamang po sa inyo through scripture kung ano ang definition at kung sino-sino ang may karakter ng false prophet. At the same time, hindi ko rin po kayang sabihin kung sino talaga ang mga may public
interest o sino talaga ang public servant ng mga politiko. It is for you to determine. Kaya nga, there's an election, di ba? Yung lugar ninyo, hello, gaano kayaman? Sige. Yung nasasakupa ng congressman ninyo, gaano kayaman? Nagre-reflect ba sa kayamanan ng mga congressman ninyo? Kung ang mayaman lang ay yung mga congressman nyo at yung lugar ninyo is squatter pa rin hanggang ngayon, may problema kayo matindi. Bakit? Yung pera ninyo dapat sa inyo, nanakaw na. Again, wala po akong tinutukoy na particular na congressman. Ito po'y para sa lahat. Pag ang distrito ninyo ay squatter pa rin, pero yung congressman ninyo magarbo, you have a big problem. Nabubulsa yung pondo ng taong bayan. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. Ako po si Banat Bay.